Hello mga kalikot, isang pinagpalang araw sa inyo. Welcome to my channel. Bali ang video tutorial natin ngayon guys, itong pagpapalit ng cam gear, cam follower. Ito guys, pero kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para makatanggap kayo ng mga bagong video pa na i-upload ko na makakatulong sa inyo na magagamit nyo sa pansarili nyong motor or sa trabaho. Bali guys, ito guys, papalit tayo ng cam follower at ng camshaft gear na ito guys, same lang ito ng procedure ng TMX, TMX155, TMX125, Rossi, yan, basta mga naka push rod guys. Yan guys, papalitan natin ng cams, same lang siya ng proseso ng pagpapalit. Para sila ng itsura ng makina ng TMX125, TMX155, yan, mga Rossi, yan. Ito guys, yan cam follower with pin, yan, tracker arm cam follower may kasamang pin. Papalitan natin yan guys at tanggalin natin yan. Yan, mga tornilyo na yan, yan pati sa baba, yan guys, at tanggalin na, papakita ko sa inyo mamaya, pati tambucho tanggalin natin, carburetor, yung tangke, tanggalin na rin natin yan. Yan guys, tambucho tanggalin natin to. Shout out nga pala kay Zened Vlog. Yan, shoutout sa'yo, Dance. Ito guys, tatanggalin natin tong cylinder head cover. Yan, gamit yan ng 10mm na yabe, wrench. Yan guys, tanggalin natin yung carburetor dyan sa manifold, yung nakatornilyo dyan sa manifold, tatanggalin natin ito yung mga tornilyo dyan sa ibabaw. Balik, yan, pito ang tornilyo dito, yan, sa rocker arm, tatlo, tapos yan, yan guys, tanggalin natin yung tornilyo dyan, balik pito yan guys sa ibabaw nyan, pitong nut yan na 12mm bolt, 12 volts yan, and 12mm. Yan guys, tanggal na yung rocker arm yan. Yan, may tatlong butas yan. Yan, may tornilyo yan, tatlong yan. Ang ganyan ang presyo yan guys. Meron yan tatlong tornilyo na 12mm, 12mm bolt. Guys, tatandaan natin yung palagi kong sinasabi sa inyo, kapag magbabaklas kayo sa inyong motor o sa trabaho nyo, lagi nyo tatandaan guys yung pwesto. Yan, para hindi tayo malito pag ibabalik natin. Yan, lalo sa mga nag-aaral guys, yan, mga gustong matuto, pero sa mga veterano na, yan, hindi na nila, kabisado na nila. Guys, tatandaan nyo yung pwesto guys. Sa mga nag-DIY, yan. Sa mga gustong kumalikot ng pagsariling motor, yan, sa mga kakalikot natin guys, yan. Ingat lang kayo guys. Yan guys, tanggalin natin yung bolt na yan. Yes, basta natin yung mga tatanggalin natin, lagi nyo tatandaan yung pwesto. Kung maaari, picturean nyo guys para hindi kayo malito, hindi tayo malito. Ayan, check natin kung may mga washer ba siya or ano. Ayan, palagi kong binabanggit yan dito guys. Ayan, ganyan kasi yung turo sa akin noon nung aking teacher nung nag-aaral ako ng automotive. Ayan, yan ang number one na tinuro sa amin. Ayan guys, tanggal na yan, apat yan.
para mahugot natin yan. Meron pa isang tornillo nyo dun guys sa kabila, yung sa may pin, sa pin ng cam follower. May tatanggalin pa tayo dun para matanggal natin yung cylinder head. Yan, ito guys, yan meron pa dyan. Ito guys, tatanggalin dyan yung 12mm bolt yan, may washer yan para mahugot natin siya. Yan guys, tanggal na. Okay na. Ito na tayo tatanggalin. Kompleto na. Pwede na natin iangat yan. Yung sa carburetor, tanggal na rin. Yung sa manifold, yan. Pwede nang iangat. Iangat yung cylinder head. Yan guys. Yan. Kahit hindi mo na siya naka-top dead center, mamaya na natin siya i-TDC. Kapag ita-timing na natin or yan. Pagka ibalik na natin yung mga cylinder head at cylinder block. So guys, 10mm, tatanggalin din natin yan. Yan guys, tatanggalin natin yan. Para matanggal natin yung block, cylinder block. Medyo matigas, pwede nyong palu-paluin ng konti. Yan guys, hugot na yan. Andito sa cylinder block guys, yung ano, cam follower, rocker arm cam follower dyan. Pati yung pin na yun, napait ako sa inyo mamaya guys. Yan guys, tanggalin din natin tong cam loop, pati yung yan camshaft gear. Tanggalin mo natin itong magneto cover. Diyan natin uhugutin yan guys. Tanggalin natin yung magneto cover. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe yan. Para makatanggap kayo ng mga bago kong update, bago kong upload na video. Yan guys, 8mm yan. Paikot yan guys, tatanggalin natin yan. Ito, pati itong gear starter, yung gear sa starter motor, tanggalin din natin yung cover niya para matanggal natin yung gear. Ito guys, meron siyang starter motor, same siya ng TMX 125 Alpha. Hindi katulad ng TMX 155, wala siyang starter motor. Ito meron. Ayan, CG125 yan, CG150. Meron siyang starter motor. Ayan guys, ayan may pin siya. Ayan guys, tatandaan nyo yung pwesto guys. Pag nagbaklas tayo ha, lagi nyo tatandaan yung pwesto. O kung may mga washer siya, may mga nakakabit pa dyan, baka malaglag, lalo sa mga pera ay magbabaklas, hindi nyo mapansin, magkakaproblema na tayo dyan pag hindi natin nabibalik na maayos. Hindi natin matandaan, dapat tandaan natin. Kung hindi natin kabisado yan guys, pwede nyo naman dahan-dahanin lang. Kasi ako ganun ginagawa ko. Kung hindi pa kabisado, dahan-dahan ko lang para hindi tayo, para mapansin natin kung paano yung pwesto at yung paano yung kung ano yung mga kasama ng pyesa, kung mayroon siyang mga washer or kung mayroon siyang mga timing yan na dapat naka-timing. Papansinin natin yan guys. Wag yan guys, tanggalin natin yan yung gear sa starter at yung magneto oil seal yan. Sisilipin yung oil seal, tanggalin din natin guys. Masisilipin natin yan yung timing. Ayan guys, ayan may timing yan guys, nakatapat yan. So may bilog, pares bilog yan, dapat magkatapatan yung bilog. Nakatiming siya parehas itong timing gear at saka yung camshaft gear. Ayan,
di nagpo-focus. Papakita ko sa inyo guys mamaya. Kaya mag-focus ng camera. Ayan. So guys, pinapalitan na mayari kasi nag-iingay daw. Maingay. Maingay yung makina. Kaya pinapalitan niya ng cam follower at saka ng camshaft gear. Ayan. Gusto niyang palitan. Ito guys, yan. Papakita ko sa inyo, hindi makita dito. Bilog siya guys, bilog. Ito guys, yan, yung cam gear, camshaft gear, yan. May bilog yan guys, ito. Ayan. Ayan o, bilog. Yan yung timing niya, timing mark. Tatapat natin doon sa timing gear. Ito guys, papakita ko sa inyo. So ayan yung cam lube. Ayan guys. Ayan guys, balik natin yung cam lube. Ayan, ganyan ang pwesto nyan. Tatandaan nyo lagi yung pwesto. Ayan, tapos yan may mark-mark. Ayan, may mark yan, timing mark. Ayan, hindi masyado makita. Hindi mag-focus. Pakita ko muna sa inyo guys. Hanggarin muna natin. Ito guys, yan. Ganyan. Yan. Ganyan ang pwesto niya. Yan. Nakatapat yung timing mark. Yan. Dito yan. Ito yan. Diyan sa may yan sa may sigunyal or crankshaft. Yan. Ganun ang pwesto guys. Kasi pag hindi nyo na i-timing yan, hindi yan naandar. Ito guys, papalitan natin yung cam follower mamaya. Palitong pin guys. So sikwatin lang natin yan. Ito guys, yan, balik na natin yung yan, may lock yan dyan, cam lug, cam lube. Ayan, may spring siya dyan guys. Sa mga spring guys, check nyo rin kung bago-bago nyo ba klasin kung paano yung pwesto. Meron kasing spring na yung malambot na sa ibabaw, yung matigas na sa ilalim. Papansinin nyo rin yan guys pag magbabaklas tayo. Magbabaklas kayo, magdi-DIY kayo, or first time yung magbabaklas guys ng isang klase ng motor. Yan, napaka-importanting ma-identify natin. Ito guys, yan, balikan natin yung oil seal. Tapos ito yung yan guys, yung kunya. Dito dapat yan, yan kunya dyan, nasa loob nyan. Yan, dapat nakatapat dyan dyan guys. Yan, balikan natin yung magneto. Yan, itapat nyo yung kunya ron sa may gatla na yon. Pati yung gear ng starter motor. Yan. Balik na natin itong bolt. Bolt dyan sa magneto. Ayan, tapos higpitan na natin guys. Tapos ito, palitan na natin itong cam follower. Ayan, sikotin nyo lang dyan. Ayan, palabas. Tapos bi-scripin nyo. Yan, baba-scripin natin yan. Higitin natin ang bi-script.
Itong cam follower guys, pag manipis na yan, ang cost nyan, maingay. Ayan yan, pumapalo sa cams. Ayan guys. Ayan, basta manipis na yon, minsan mahina na rin ang hatak. Ayan, ganyan ang cost nya. Yung rocker arm cam follower. Ito guys, may washer yan dyan sa dulo. Babalik natin yan, may washer. Ayan, yung nabiling... Yan, meron na siyang kasamang washer. Yan guys, yan may washer na manipis yun. Doon sa may doon sa loob yan, pinaka yan, pinaka loob na yan. Doon natin lalagay yung washer. Yan. Yan guys, lagyan na natin yung cam follower. Kahit magkabaliktaran yan, pansinin nyo guys, yan. Walang problema kahit magkabaliktaran. Ito guys, yan. Lagay na natin yung pin. Pin ng rocker arm cam follower. Yan. Itapat nyo lang yung butas doon sa may lusutan ng tornilyo na 12mm. Yan. Yan. Yung washer doon sa dulo ah, guys. Yan, okay na guys, yan. Yan guys, okay na. Ikabit na yung cam follower. Ito guys, papakita ko sa iyo dapat yung yan, yung lusutan niya, yan diyan. Yung lagayan ng bolt na 12mm yan. Dapat isakto nyo yun dyan guys. Yan. Merong butas yan. Nakatapat doon. Yan, nakatapat yan sa butas na yan. Yan guys. Ito yan ah. Yan. Merong kasing thread dyan guys. Yan. Nakatread yung pin na yan. Yan. Nakatread dyan. May thread sa loob yan. Kaya pag sinuksok mo dyan yung 12mm bolt na tinanggal natin kanina, ito. Yan, magte-thread siya. Dapat naka-sentro. Ingat lang kayo guys, baka ma-lost thread ha. Ingatan niyo yung pagsusuksok, dapat may sakto niyo ng maayos. Para hindi na tayo, hindi na magka-problema. Yan. Pagka medyo matigas, huwag niyo pilitin guys, baka ma-lost thread. Yan, dapat yung smooth lang. Yan guys, okay na. Nabalik na yung cam follower. Bagong cam follower, nailagay na. Yan, okay na guys. Yan. Yan guys. Ayos na. Yan, ganyan yan guys. Yan, yung butas nya yan. May thread, mapapansin nyo yan. Yan, naka-thread yan. Yan. Tapos may o-ring yan. Yan. Ito, madalas nga. Ito, kapag may tagas dyan, yan, yan yung o-ring niya na pinapalitan. Sikwatin nyo lang ng konti yan. Palalabasin nyo lang ng konti para mapalitan ng o-ring. Kailangan yung sakto-sakto lang para hindi malaglag yung washer. Ito guys, tagyan natin yung base gasket. Nalinis na. Tagyan natin yung base gasket. Yan. Sunod yung cylinder block. Yan guys. Yan, ipitsilin nyo lang yung piston ring para pumasok nun sa bore. Yan guys. Yan, pasok na sa, yan, pasok na sa bore yung piston. Okay na. Yan guys. Papakita ko sa inyo guys yung pagta-timing nito. At para isabay na rin ang pag-tune up. Ito guys, yan. Yan, balikan natin 10mm bolt. Ito guys, yan. Ibalik natin ang 10mm bolt, dalawa. Yan. Huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe.
para makatanggap ka ng mga bagong video pa na i-upload ko na makakatulong sa inyo na magagamit nyo sa trabaho yan. Sa panghabang sa pangsarili nyo, pan-DIY yan. Nag-upload ako ng video mga isa o higit pa sa isang linggo. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys para updated kayo. So guys, may ano yan, dowel pin dalawa. Yan, lagyan na natin yung cylinder block, cylinder head. Yan guys, okay na. Tapos yung 12mm bolt, yan yung tinuturo ko kanina, yung may thread, pin na may thread, yan. Ibarik na natin yan din guys. Basta isakto nyo lang na hindi siya ma-loose thread, kailangan tama lang. Kasi minsan kala natin na okay na, yung pala na-loose thread na yung tornilyo. Guys, okay na. I-adjust natin yung barbula. Yung balik mo natin yung rocker arm. Pero yung apat na bolt. Yan yung strut bolt, apat yan. Balik natin, higpit na natin yung 12mm bolt. Guys, higpit na natin guys. Guys, balik na natin yung yan, yung push rod, dalawa. Papakita ko sa inyo yung pwesto guys. Yan, yung dalawang push rod. Yan, ito yung pwesto niya guys, yan. Parang may tatlong, dalawang butas sa kabila. Doon sa pinakadulo nilalagay. Sa kabila, isa lang yung butas. Yan. Yan guys, ganyan ang pwesto. Tapos balikan natin tong rocker arm. Yan, ipasok nyo dyan sa butas. Yan, pasok na dyan yung dalawang push rod, yan suture sa loob yun bago nyo lagyan ng tornilyo. Yan, pag pumasok na, okay na, lagyan na natin ng tornilyo, okay na yan. Saka natin mag-a-adjust o mag-tune up, i-adjust ang barbula. Yan guys, ito nga pala guys yung isang bolt sa gitna, putol yan, dati ng putol, hindi na pinagalaw ng may-ari at nagmamadali, meron daw siyang lakad kaya hindi niya na pinadukot. Yan, kaya itong dalawa lang ang nailagay. Yan yung sa gitna guys, hindi na nailagay o hindi na nalagyan dahil yun nga, kailangan na raw na may-ari. Dati na raw ganyan yan, yun sa gitna. Bali tatlo yan guys, sa ibabaw tatlong bolt. Ayan. Yan
guys, i-adjust natin yung clearance nung ito, nung barbula. Papakita ko sa inyo yung pagda-timing niyan mamaya bago kayo mag-adjust ng ganito. Ito guys, sa iba medyo diyan sa may intake guys, yan sa intake medyo diyan medyo mat, pag nag-a-adjust ako guys medyo mataas diyan. Tapos sa may exhaust medyo mababa, mas mataas sa intake pag in-adjust ko yung dito para maganda yung pasok ng gasolina. So yan, mas malaki yung sa may exhaust. Pero kanya-kanyang diskarte guys, kung anong may diskarte nyo yan. Ito sa akin ganun ang ginagawa ko para parang hindi siyang kinakapos. Yan guys, ganyan pag-adjust. Yan yung 10mm na yan. Yan, luluwagan nyo, higpitan nyo. Pag mag-adjust kayo, pag sisikapan nyo, pihitin nyo pa kanan yung tapet, yung yan, tapet screw. Tapos ganito guys, pag mag-adjust kayo yan, di ba, naka-timing. Naka-timing siya. Pag ginalaw-galaw nyo yan, yan, pag ginalaw-galaw nyo yung magneto, yan, gumagalaw-galaw. Pero nakatapat sa timing, timing mark. Ibig sabihin, hindi pa yan naka-timing. Ayan guys, ah. Ayan, di ba, gumagalaw-galaw. Ayan, oh. Pero nakatapat siya sa timing mark. Ibig sabihin, hindi siya naka... Ayan, hindi pa siya naka TDC or top dead center. Naka BDC pa siya. Ito guys, tatapat ulit natin yan. Ayan. Isang ikot pa. Tapat niyo ulit sa timing mark. Letter T. Ayan. Ayan guys. Nakatapat sa letter T. Ayan. Hindi na gumagalaw-galaw yung rocker arm. Okay na yan guys. Meron akong video nito guys, yung pag-a-adjust ng pag-tune up ng TMX yan. May video ako nito guys, makikita nyo ron. Yan. Makikita nyo dyan yung tamang pagta-timing. Ito, balik na natin yung gear, starter gear. Yan guys. Balik na natin yung gear na yan. Pagka medyo hindi pumapasok yan, padyakan nyo lang yung kick. Galaw-galawin nyo para yan, para may pasok. Yan guys, okay na. Ibalik na natin. Balik na natin yung carburetor din. Ayan. Pagtitesting nyo guys, yan, kailangan naangat yung langis nyo sa ibabaw. Pag umangat na yung langis, umandar na, umangat yung langis, okay na yan guys. Okay na, pwede nang ibalik yung mga dapat ibalik, mga tinanggal natin. Yan. So yun guys, yan. Yan, umangat na yung langis nyan. Bago nyo tagyan ng cover, cylinder head cover, yan. Basta umangat na yung langis. So yun guys, maraming salamat sa inyong pananood. At sana may natutunan kayo, dagdag kaalaman sa inyo, dagdag knowledge na mga gamit nyo sa pang sariling motor, pang DIY or sa trabaho. Yan guys. Yan. Huwag nyo kalimutang i-like at mag-subscribe sa akin channel para makatanggap kayo ng mga bagong video pa na i-upload ko. So yun guys, yan. Ingat kayo sa pagkalikot at God bless sa inyong lahat.